Bagamat sa puso ko, may alam kong may Diyos sa puso ko eh, pero ayoko siyang kilalanin. Talagang hindi ko matanggap talaga yung nangyari sa buhay ko na kung may Diyos, bakit ganito yung naging takbo ng buhay ko. Yung pagiging addict ko sa droga nung panahon na yon, parang napalitan ng pagiging addict ko naman sa salita ng Diyos, sa mga gawaing espiritual. Yung high ka sa droga, alam mo ikaw perfecto. Pero kami dito, mas high kami sa Panginoon. Masaya kami. Dahil blessing na binibigay niya sa amin sa pang-araw-araw. Ako po si Mikey Lubrigo, isang pintor sa isang construction company at member ako ng Couples for Christ. Naglilingkod din ako sa Our Lady of the Abandon ng Santa Ana bilang isang lay minister. Grade 4 ako noon, nung naghiwalay yung magulang ko. Hanggang sa iniwan kami ng aming tatay. Tapos, mga 2 taon lang, nag-asawa naman yung nanay ko at sumama siya dun sa asawa niya. Inisip ko noon kung may Diyos, bakit umabot sa ganun yung buhay namin? Bakit ako pinabayaan? Kaya simula noon, parang hindi ako naniwalang may Diyos. Napakahabang panahon na tumalikod ako sa Diyos. Hanggang sa maraming masasamang nangyari sa buhay ko. Marami akong aksidente dinaanan. Ako si Ami Lubrigo. Ang trabaho ko, nagma-mother aid sa Noah's Ark at sa Maria Guerrero School. Nung grade 5 pa lang ako, na-stroke na nanay ko. More than 15 years. Tapos ako na po nag-alaga sa ospital, hatid sundo. Bago ako pumasok, dadaan muna ako sa ospital. Tapos pagkadating ng 11 na po, aalis na po ako sa ospital. Papasok na ako sa school. Pagka-uwi ko galing sa school, babalik na naman po ako sa ospital kasi ang nanay ko wala nag-aalaga. Kasi buntis pa po siya noong yung time na yun. Kung sa mahirap, mahirap sobra. Isipin mo, grade 5 ka pa lang, nag-aalaga ka na sa nanay mong bedridden. Ano ba naman yung katawan mong bata ka pa? Ang inisip ko, paano ko ma-experience ang isang bata kung magulang ko inasikaso ko na? Na-stop ako. Sabi ng ate ko, wag na daw ako mag-aral kasi nga wala mag-aalaga sa nanay namin at nanganak pa. Sino ba naman ang hindi gustong makatapos sa pag-aaral? Eh kaso wala talagang magagawa kundi hanggang doon na lang, tinuli ko na ang pag-aalaga ko hanggang mag-asawa na lang ako. Kababata ko siya. Dito na po kami lumaki, yung dalawa. Tapos, ayun, hindi namin nakalain na kami mag-aasawa, dalawa.
Malilit pa kami kasi dito nga kami. Tapos nung nasa Pampanga ako, pabalik-balik ako rito. Nagkikita kami diyan. Nagbarkada muna. Naglaruli kami ng mga bata-bata pa rin. Pero ano, namasyal na. Hanggang sa nung one time, nagtapat ako ng panliligaw sa kanya. Nanood kami ng sine. Yun, doon nagsimula yung relasyon namin. Nung panahon na yun, kaya ami ko lang naman nakita na parang may halaga ako sa kanya. Kaya sabi ko, siguro ito yung babaeng makakaintindi sa akin. 18 years old akong nagsama kami. Okay naman. Kaya sa tumatagal, nagkakaroon ng mga problema. Nag-away-away kami sa pera. Mabait naman siya. Tapos yung kalaunan na nagbago siya. Yun, nag-away kami madalas. Napunto pa sa paghihiwalayan. Nagbalikan po kami dahil ang mga bata nag-iiyakan na po. Una, sama-sama ako magpintura noon eh. Pero ang hirap maghanap ng matinong trabaho. Nandyan yung magtatrabaho ka, hindi ka naman pasasahurin. Kaya ang ginagawa ko, dumidiskarte ako hanggang sa mas malaki yung kita sa droga. Di sa droga ako kumapit. 180 pa lang minimum noon. Pero sa droga, pwede ka nang kumita ng sa isang araw ng 2,000. Nung una, hindi ko pa kilala yung droga. Pero nagkaroon ng pagkakataon na yung bunso kong kapatid nagkaroon ng bukol sa ulo. Eh, nung pina-check up ko sa doktor, kailangan na daw operahan. Kasi malapit sa utak, baka may infection daw. Eh, wala akong kapera-pera. Tanong ako sa kuya ko, Tol, ano bang magandang paraan? Saan tayo makakadiskarte ng pampa-opera kay Remy? Kaya wala na akong mapagpilian nun. Kaya sabi ko, sige Tol, diskartehan mo. Tulong muna sa kapatid natin yan. Kaya yun, nag-umpisa sila yung dumidiskarte. Nung una kong tumikim ng droga, parang nananayo yung balahibo mo, yung anit mo na akala mo napakagaling mo, ikaw ang pinakamatalino, akala mo hindi ka napapagod, hindi ka napupuyat, hindi ka nagugutom. Ganun po yung pakiramdam pag nakadroga, nakapagsyabu eh. Ay, tsura ko nun, grabe, hindi ko pag nakikita ko ngayong mga picture ko nung time na nagdodroga ako, hindi ko makilala, parang hindi ako eh. Sa kahirapan, nawili siya, nainganyo po. Yan nga po yung pagbabago niya na hindi ko na siya nakilala na asawa ko na po siya. Kasi yung time na yun, humawa kami ng drugs. Instant money, kasi madali magbenta. Pero kalaunan, hindi po naging maganda. Parang sinasamba na po namin ng pera. Tapos hanggang yung mga anak namin nagkakasakit. Nag-drugs po kami, okay. Masaya kasi may pera ka agad. Nga po, hindi po madali. Bayolente ako noon, inaaway ko yung asawa ko. Nahabol ko ng saksak. Gusto ko siyang patayin. Kasi yung time na yun, naka-drugs pa po. Yung saksak ko, nung nasaksak ako ni Ami, ito yun. Dito. Nung panahon na yun, parang ang drugs na drugs noon, parang naging normal sa amin yun eh. Kasi ako, nagsimula yun sa yung tatay ko, nagda-drugs na noon eh. Hanggang sa yung kuya ko, napasama na rin ako. Parang sa pamilya namin, pati yung stepmother ko, nagda-droga nung panahon na yun. 19 years old ako, nagsimula mag-take ng droga hanggang sa inabot ako ng magtatatlo na yung anak namin nun. Mga 7 taon siguro, 8, ganun. Inabot kami ng 7 taon. Simula 2001 hanggang 2007. Wala po kaming kinikilala ng Diyos in time na yun. Basta nagiging mahalaga sa akin nun, makapag-take ako ng droga, maging masaya ako, ganun lang. Makalipas lang ng maghapon, masaya na ako dun, ganun lang nangyari.
naging normal sa amin yun. Pero one time na nung nag-akyatan yung mga barkada ko, nandun yung panganay na anak ko, malit pa siya nun. Siguro mga 4 years old pa lang siya nun, 5 years old ganun. Siguro ginamit na lang din siya ng Diyos nun na bigla siyang nagtanong sa akin. Ang sabi niya, Papa, tatabo ka na naman. Pakiramdam ko nun, para bang nauubusan ako ng lakas na para akong kandilang nauupos na hindi ko maintindihan. Nagsalita yung panganay namin, Papa, Mama, hanggang kailan nyo gagawin yan pag wala na kayong dalawa? Para kami nang hina kasi ikaw pagsalitaan ka ng anak mo ganun. Ako po si Jensen Michael Lobrigo, anak ni Amy Lobrigo at saka Michael Lobrigo. Sila po ay mababait at saka ginagampanan nila po ang dapat nilang gampanan para sa amin. Yung mga ginagawa pa lang po ni Papa, yung mga nakakalala ko dati. Yung nagsasabo siya, tapos sabay nandun lang kami sa isang tabay, nagsisiksikan. Tapos si Papa may kasamang mga barkada niya dati. Simula sinabihan ako ng anak ko na, Mama, Papa, hanggang kailan niya titigilan? Para sa akin, unti-unti ko na tinigil yun. Inano ko na sa sarili ko na gusto ko na magbago. Ini-ignore ko yun na walang Diyos, hindi ako naniniwala dyan. Kumbaga, hindi ko talaga matanggap yung katotohanan na yun, nung panahon na yun. Hanggang sa ginawa ng Diyos na yung sa poste, may ginagawa kaming bahay. Kuryente ako. Nung nasa ospital na ako, sabi sa akin ng doktor, pwede ka nang gumalaw-galaw. Ngayon, ako naman, excited ako na gumalaw-galaw, kumilos. Nung tumayo ako, bigla akong bumagsak na para bang walang mga lakas yung pa ko, yung katawan ko. Sabi ko, baldado yata ako. Napaiyak ako na talagang may Diyos, bigyan mo ako ng lakas. Nasa nung mga ilang minuto lang, ginagalaw-galaw ko yung mga pa ko. Naramdaman ko na parang unti-unti siya nagkakaroon ng lakas. Kaya laking pasalamat ko sa Diyos. Alam ko, Diyos ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Dati po, yung apartment na yan, wala pang apartment yan. Ano pa yan, plaza. Pag nag-worship sila, naririnig namin. Nandiyan lang kami nakatayo. Natutuwa kaming napapakinggan yung mga worship nila. Tapos umulan, yun, umikot kami dito, doon kami sa bintana. As baha siya hanggang dito, nandiyan pa rin kami, nakikinig pa rin kami. Tapos pag alimbawa magtotok na, sinasarado na nila yung gate, aalis na kami. Hanggang sa nagsabi si Ami sa akin na magpaalam kaya tayong pumasok kahit makinig lang tayo sa loob. Sabi ko sa kanya, hindi siguro tayo pwede dyan kasi kita mo naman mukhang may mga kaya yan sa buhay, may mga kotse, tsaka nakakaya naman, tingnan mo mga naka-uniforme sila. Sinabi ko naman sa asawa ko, bakit hindi naman masama makinig? Okay lang kahit dito lang tayo sa labas, pagtapos nila, uwi na tayo. Yun si Brother Raul na pagtanungan niya na, Brad, pwede ba kaming makinig dyan? Eh sabi ni Brother Raul, ayun, pwede. Ako si Brother Raul Sedano. Ako naman po ang wife ni Raul, si Ellen Sedano. 16 years na po kami sa Couples for Christ. Hindi pa nangyaring bagay na yun. Nag-CCLP kami noon, that is what you call Christian Life Program. E ngayon, lumabas ako dahil gusto kong magpahangin ganyan. Paglabas ko, nakita kong dalawang mag-asawa, sisilip-silip sila. Nang tinanong ko sila, oh, kumusta kayo? Mag-asawa ba kayo? Sabi niya, opo. Eh bakit sumisilip kayo? Hindi kayo umaten sa amin. Ano po ba yan?
Di pinaliwanag ko yung Christian Life Program as CLP nga. Tapos noon, sabi niya, pwede ba kami? Oo naman, para sa lahat ito. Punta kayo Sabado, hintayin ko kayo. Tapos ayun na nga, dumating ang Sabado, nandoon sila. And then, nagdire-diretso na hanggang sa makatapos sila nung na-complete nila yung 12 sessions ng talk o yung modules noon. We thank you for the blessing and guiding us in moments of temptation. Mas nakinig kami na nakinig yung na-experience namin na ganun pala ang salita ng Diyos. Tapos hanggang sa tumagal, doon na na-experience namin yung pagmamahalan dahil sa papakinig namin ng mga talk tungkol sa mag-asawa. Nakagraduate kami na hindi namin namalaya na natapos yung 12 talks na yon, nakagraduate kami ng Christian Life Program. Maraming umiwas sa akin na mga dati kong barkada dahil yun nga, hindi na ako nakikisama sa kanila. Yung mga yaya nila, yung mga gimmick nila, hindi ko na sinasabayan. Tinanggihan namin siya na ayaw na namin bumalik sa ganyan. Nagbago na kami. Gusto na namin masayang buhay. Kahit wala kaming pinansyal, andito kami, masaya kami na nagmamahal at nagkakasundo ng asawa ko. Inisip ko na yung future ng mga anak ko. Naging masaya naman ako sa naging desisyon ko na pag-iwas noon. At naging masigasig ako makinig ng salita ng Diyos. Yun lang ang nagpatibay naman sa akin eh, yung pakikinig ko na yun, yung salita lang ng Diyos. Dahil wala naman akong ibang pangahawakan eh. Doon mo makikita na ang Panginoon gumalaw sa buhay nilang mag-asawa. Really, God is good na doon makikita na to glorify the name of the Lord. Makikita mong as a inspiration sila Michael at Amy sa pagiging couples for Christ. Nakita nila na unti-unti rin na kami nagbabago. Sila mismo pumunta rito sa bahay. Nasabi nila, gusto namin niya sumama sa community ninyo. Hindi namin sila inalok. Sila mismo pumunta sa bahay. Nasabi niya, pwede ba kaming sumama dyan? Yung lumapit sila sa amin, may galak. May galak kami kasi syempre, dati naming classmate. Tapos biglang pupunta sa bahay ninyo, kumatok sila na gusto na rin nila magbago. Kaya in-invite namin sila sa CFC. Ako po si Dante Lacbayo, kasama ni Brother Michael tsaka Sister Amy po sa Couples for Christ. Nakilala ko po si Brother Michael dahil kasamahan ko dati sa trabaho. Kasamahan ko rin po dati sa kung ano-anong mga bisyo na pinagdadaanan namin. Minsan, nagsama-sama kami sa pagdudroga. Napakahirap balikan po ang mga pangyayari noon. Kaya pati pamilya nasisira na rin po dahil sa droga. Kaya nagpapasalamat din ako kay Brad Michael. Doon ko nakikita na ang tao pala kahit gaano kasama, mayroong pagbabago. Ako'y nagpapasalamat sa Couples for Christ dahil kung hindi po siguro iwan kung saan kami o maghihiwalay kami magpamilya, nag-inspirasyon sila sa amin para mabago yung buhay namin. Dati, wala talaga kami pagmamahalan sa isa't isa. Hindi namin mahal ang isa't isa kasi nga dahil biglaan ang pag-aasawa. Walang pagmamahala na naganap. Tapos ito yung nakapasok kami sa CFC.
doon na namin na-experience yung pagmamahalanan. Ay, napakalaki ng pagbabago talaga. Hindi kagaya dati, pag nagalit yung isa, sagutan na, ang lumalaki, umahantong sa batuan. Sa ngayon, napakalayo na lang ano, yung dati namin buhay at saka yung ngayon. Mahal na mahal ko yung asawa ko at buong pamilya. Kung ilalarawan, mahirap ilarawan kasi gagawin ko lahat ng kaya kong gawin para sa kanila. Blessing kami dahil binigyan ng talino ng Panginoon yung mga anak namin. Sabi mo pa yung ano, yung mga protest? Lagi ko pinapayo sa kanila na hindi kayo dapat na malulong sa mga bisyo na yan. Wala naman kayong patutunguhan dyan. Kung anong nara-experience ko, eh sinishare ko na sa kanila kahit na mga bata pa sila. Dahil yan ang yung bisyo na yan, yan ang sisira ng pagkatao. Minsan mayroon kaming naisasama noon na tatlo, apat na couples. Ngayon kasi ang pinagkakabalaan ko, may inaalagaan akong bata, hinahatid sundo ko, kasi wala siyang yaya. Tapos, pagdating ng ano, nagma-mother aid po ko sa Guerrero, nag-a-assist po sa mga kinder, sa nursery. Yun pong pinagkakabalaan ko ngayon. Masaya ako sa ginagawa ko kasi nakakatulong ako sa mga bata. Natuturuan ko sila. Na-enjoy ko yung hindi ko na nagawa sa mga anak ko dahil malalaki na sila. Linggo po ngayon, ito po yung every Sunday na pagsiserve ko sa bilang lay minister. Behold the love, behold the good grace of the Jesus in the Lord. Blessed are those who will suffer. Bilang isang lay minister, tutulong ka doon sa pare, mag-assist ka, magbibigay ka ng communion doon. Para sa akin, bagamat konting oras lang ang ginugugol ko doon, alam ko na malaking bagay din yung mga nagagawa ko. Ang katawan ko ay templo ng Diyos. Alam ko na ang katawan ko maraming magagawa, hindi lang sa pamilya ko, kundi maging sa kapwa. Kaya yung katawan ko ang ginagamit ko upang makapaglingkod sa kapwa at sa Diyos. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggi mo kami. Yung pagiging adik ko sa droga nung panahon na yun, wala namang patutunguhan. Walang inaasahan, walang hinihintay na kinabukasan. Pero sa pagiging adik ko sa espiritual, natitiyak ko yung bukas. At hindi lang yung bukas, natitiyak ko ang buhay na walang hanggan. Sa ipagpapasalamat, napakarami. Lahat ng bagay, lahat kung ano ako, kung sino ako, kung anong meron ako, at kung ano ang wala ako, pinagpapasalamat ko. Dahil marahil kung naging mayaman ako, baka tuluyang hindi ko nakilala si Lord eh. Akala nila mayaman ako dahil masaya kaming mag-asawa, hindi daw kami tumatanda. Sabi ko, kung mayaman ako, bakit ako titira dito sa lugar na to? Eh, hindi naman po kami mayaman. Masaya lang kami dahil may Diyos. Ako si Ami Lubrigo. Ako si Mikey Lubrigo. At ito ang aking istorya.